Hi guys, magandang umaga at welcome back po ulit sa channel natin. Ngayon po ay napakaganda ng ating umaga dahil nandito na po ang ating mga carpenter. So guys, at mag-uumpisa na po pala kami sa pagpapagawa ng bahay. Sa totoo lang po ay matagal na po itong naibigay sa amin ni Tita Heart Ganda. Maraming salamat po pala, Tita. Ayan. At yung inuuna po nila ay yung mga puste. At ayan guys, papakita ko po sa inyo yung pag babaklas nila. Ayan, ito mula nila inuna. Kukunin nila itong kahoy, tapos papalitan nila ito ng sulid na puste. Ayan si Manong Rin eh. At saka dito, para magkaroon sila ng file dito ng hollow block. Ayan yung mga materials namin, no? Matagal na po ito. At saka yung hollow block. At habang si Manong Lito naman ay gumagawa muna ng damba. At si Kuya naman, dahil tapos-tapos siyang kumain, guys, ay nagmamower po siya. At ako naman ay pupunta ng LM para bumili ng simento. Inuuna po muna kasi namin yung hindi tumitigas na mga materialis. Kasi malabo pa po kami makukuha no ng carpintero. At ngayon ay nag-upisa na sila. Saka na po tayo bibili ng simento. At ngayon ay pupunta na po tayo guys para bumili ng simento. Punta po kayo ng ubay. Tagal-tagal na rin itong hindi nakatakbo. Ayan. Pupunta tayo ng ubay para bumili ng semento at saka plywood gamit pang forma. Ano, dadaanan na lang din natin doon si Christine sa Tapon kasi kulang po yung pera natin. Siya po kasi ang may hawak ng pera. At ito na po guys ay dumating na po tayo dito sa LM. Tapos na po ako makabayad ng binili natin na semento. At maya maya po ay karga na po dito sa bunglot. Ayan po, kinakarga na po nila sa sasakyan yung mga simento natin. Unti-unti na po siyang bumibigat. Hindi na lang yung clearance niya dito. So dito mayroon na siyang bitak. Delikado na to. Masyado malikabok. So ito guys, punta muna tayo doon sa Yopro. Plywood, wala dito. So bali 25 sacks lang po itong nabili natin at pupunan lang po natin kasi mahirap na pag mag-stack kayo ng marami. Baka tumigas yung mga siminto.
Yan, magbibigay sa mga tricycle driver dito sa Ubay. Kahit alam nila na ano, loaded po tayo. Dito po tayo ngayon sa iyo po. Ayan, nakatupad natin bilhin lahat. At yan naman lamang po yung last na bibili natin. Gamit pang purma, yung plywood na one bird. Po guys, tapos na po natin bilhin lahat at yung simento natin ay 25 sacks lang para hindi po siya mabutan ng pagtigas. So bibili ka po tayo ng 20 sacks kasi bali 45 sacks po kailangan natin na simento. So puntahan muna natin yung bahay habang maaga pa para makatulong naman ako doon sa tinama ng lito at kay Bradley. Bago po dito. Uy, tira to ah. Pwede itong palitan. Ito nga pala yung mga hollow block natin. 150 pieces lang ito. Kulang pa ito ng 100. Palagi kasi silang out of stock. Sa dami-dami ng bahay na nasira. Kaya yun. So kulang pa sila ng 100 pieces nito. Bali 250 lahat yung kailangan natin. Ngayon, ang gagawin nila ay mag-sit up muna sila ng mga hollow block. Sa kanila bubuhusan yung dalawang poste. At pagkatapos naman ay doon naman sa kabilang poste yung papalitan nila. Hanggang sa mapalitan po ito lahat. At itong banda dito ay gagawin na lang namin itong tiris. So maglalagay kami dito ng poste. Isa. Ayan po yung mga bakal natin. Yan, nilagyan nila ng support para hindi magdadown yung bubunga natin. Kasi ito, napalitan na nila ito ng bakal. So, gamit natin dito is 12 mm. Yes, yes. 12 saka 10. Ang bata.
So ayan guys, at nalagyan na po nila ng solid na poste dito na parte sa kwarto namin. At bukas dito naman po sila, papalitan din nila ito ng solid na poste. So ito, nabuhusan na po nila ito. At ayan, naka full hollow block na po siya, wala na po siyang bintana dito. Kasi dito na area na ito ay lalagyan namin ng terrace. At yung pintuan namin ay i-transfer namin dito. Ayan. So preparation lang po ito, baka sakaling dito na area ay gagawa kami ng kwarto. Pero yung sigurado namin ay terrace po ang ilalagay namin dito. Ayan. So bukas pa pala ito, bubuhusan pa nila ito. At kulang pa ito ng dalawang file na hollow block, tapos lagyan ng beam, saka pala sila lilipat dito sa kabila hanggang sa mapalitan na po lahat ng poste namin ng solid. So hanggang dito na lamang po yung vlog natin guys, at maraming salamat po pala kay Tita Heart Ganda, dahil siya po talaga ang nagbigay sa amin dito ng tulong sa aming bahay. At medyo natagalan din po yung pagpagawa namin. At maya maya nga pala ay pupunta po ako ng Tapon para kukunin po doon sina Ate Nancy, kasi may birthday po kami na aatinan. Ayan, kakain muna kami guys. So maraming salamat po, lalong lalo na po sa mga subscriber natin na walang tigil po at walang sawa na sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.